nagsimula yung pag-aaral na nagtatanong ako, meron pa kayang talagang tunay na naglilingkod sa simbahan? So ang mga katikista na na-discovery namin, natuklasan namin sa aming panaliksik, ay masasabi naming mga katikistang lingkod. They are faith-driven servants. They are mainly volunteers. Tinanong namin sila, sila ba ay masaya? Masayang masaya sila. Sila ba ay satisfied sa pagiging katikista? Satisfied na satisfied sila. Sila ba ay committed? Committed na committed sila. And in the end, unang declaration namin ng findings namin na sila ang frontliners ng ating simbahan. Nagpakadalubasa ako sa larangan ng kabataan, edukasyon, at paggawa. So it's sociology of youth, work, and education. And so over the number of years, I've been problematizing questions about growing up, questions about educational quality, questions about work. The University of Santo Tomas is the research arm of the CBCP. So I have to do the task of looking into and applying social sciences research into the catechetical ministry study. We had the new project as commissioned by CBCP ECE, the National Catechetical Study, which started in 2016. And then by 2019, we got an international grant to pursue the study. And thus, it became the National Catechetical Study 2021 Pastoral Action Research and Intervention Project. Over the past 6 years, including the pandemic, we did a study on understanding katikista. Sila po yung mga tagapaghubog, tagapagturo ng pananampalatayang Katolikong Kristiyano sa ating mga simbahan. Malinaw na may positibong disposisyon sa pagmamahal sa simbahan ang mga katikista. Hindi mo sila mapapansin, pero sila ang frontliner. Sila yung unang nagtuturo ng pagdarasal, ng sakramento, sa iba't ibang sulok ng ating simbahan. Mula sa bahay, papunta sa parokya, papunta sa iba't ibang paaralan. So sila ang natatagong yaman ng ating simbahan at sila rin ay nangangailangan ng tulong. Hindi patay ang ministeryong katekitikal ng bansa natin. Bagkus, ang nadiskubre namin mula sa Batanes hanggang sa Basilan na napuntahan namin, buhay na buhay ang ministeryong katekitikal. Ang tanong lang ay, anong kailangan natin gawin upang manatiling buhay ang pagtuturo ng katekesis sa ating simbahan? Nakikipag-usap kami sa mga katekista at tinatanong ko sila, ano sa palagay nyo ang magiging puso ng ministeryong katekitikal? Paano ito magiging engaging, aktibo? Anong pwede nating gawin, right? Oo. Dumarami ang katekista kapag ang obispo at mga pari ay may pusong katekista. Kasi sa pamamagitan nila, mabibigyan ng suporta yung maliliit na mga bagay tungkol sa formation programs ng ating pananampalataya. Kasi sila ang unang katekista ng isang ecclesiastical territory. Ang mga obispo are the first catechist of each ecclesiastical territory. The priests are the first catechist of every parish, as well as the parents are the first catechist of each family. Sa kwentong yon, nakita ko na ang pag-asa talaga ay hindi lang doon sa mga katekista, kundi sa mga namumuno ng ating simbahan. Na kailangan magdialogo, kailangan mag-usap upang patuloy na suportahan ng isa't isa para sa tinatawag na new evangelization, no? At ito, para talaga siyang yung sinasabi ni Pope Francis na synodal church, no? Na magkakasamang naglalakbay para sa mabuting simbahan, para sa makabuluhang simbahang Katoliko. Ang mga suliraning natuklasan natin, unang-una, aging ministry, ang catechetical ministry. Ang suliraning nila ay suporta, resources. Nag-evolve na yung eskwelahan natin using different types of methodologies, strategies, pedagogies. Bakit hindi ang ating catechetical ministry? Ba't hindi ang pagtuturo ng ating pananampalataya? So kung may malaking investment tayong ibinibigay sa pag-aaral ng iba't ibang asignatura, bakit hindi
ang pag-aaral tungkol sa ating simbahan. At itong sulinanin na to talagang nakakurot sa aking training, sa aking kasanayan. Kasi sarami ng estratehiya, training, kasanayan na alam ko tungkol sa pagtuturo, hindi ko nakita yon sa catechetical ministry. Hindi natin ginagamit. Wala tayong investment doon. Kaya kailangan ng marami ng modules, paggamit ng visual, online strategies. Dito, umaadingaw-ngaw yung realidad na ano ba talaga epekto ng religion subject sa mga estudyante. Dito, umaadingaw-ngaw yung question na naituturo ba talaga natin yung pananampalataya natin at matapos mag-aral ng theology or Christian living, mas napapalipit ba sila sa simbahan? Doon talaga may kurot sa puso ko kasi maliban sa content, kailangan siguro yung strategy ng pagtuturo mas maging malapit doon sa kalakaran ng mundo natin ngayon. Journey of faith ito eh. So I think yun yung malaking hamon sa maraming Catholic religious educators natin, na huwag masyadong bigyan ng emphasis yung secular form of strategies kasi ang religious education ay pastoral. Para kang nanghihikayat para sumama sa paglilingkod at paglalakbay ng pananampalataya. At ang pananampalataya, sa tingin ko, napakahirap ituro. Kaya siguro hindi siya dapat ituro. Siguro dapat siyang ipakita sa aksyon, sa buhay, samantalang pinapalalim mo yung pag-intindi mo dun sa mga doktrina na meron tayo sa proseso. I usually say this and I think mahalaga na malaman ng iba na may paliwanag kung bakit puno pa rin ang simbahan natin every Sunday at kinakailangan ng 2, 3, 4 na misa sa isang parokya. Dahil lahat, marami nagsisimba. And observers around the world are fascinated why is that possible compared to other countries. Now, I have an empirical proof. I think it's all about the katikista. Sila yung mga tahimik na nagtuturo sa mga bata at yun ay na-internalize ng marami sa atin hanggang sa pagtanda. They were able to identify the values that they learned, love, prayer, justice, and what have you, in the list. No? Ang kauna-unahang argumento namin doon is that I really think we have to evolve what we call as Catholic studies in the country. Kasi wala tayong institusyon na may Catholic studies, pero tayo ay isang Catholic country. We have generalized notions of being Catholic, but we don't have any empirical data proving that whatever it is that you're claiming is true or not. What we could claim in the National Catechetical Study are stories of catechists, catechetical leaders, and the catechized. Alam na natin na hindi tayo nagbibigay ng panahon upang palalimin ang ating pananampalataya. Dahil siguro hinigop na tayo ng ibang mga bahagi ng ating akademya, ng ating mundo, ng ating lipunan. Pero mananatili at doon ako natutuwa na sa gitna ng lahat ng mga suliranin na sinabi ko, na doon pa rin ang mga katikista.